guys! Good morning! Welcome to my channel! So, ngayon, may gusto ko ipakita sa inyo, guys. Wait lang, guys, ha. I-reverse ko ang camera. Inyo. Pumunta lang ako sa bayan kahapon. Parang nasunog yung ano niya. Mga dahon. Ito pa, guys, oh. Yun pa guys, tingnan nyo kung ano nangyari sa aking mga halaman. Maganda pa sila nung diniligan ko nung umaga. Tapos nung pumunta ako ng bayan, pag-uwi ko nung hapon, ayan na oh, nagkanda didilaw na, nagkanda tutuyo. Siguro guys, sobrang init talaga ng panahon kahapon. At saka siguro talaga, dapat meron tayong shed net, yung kulay green. Kapag gumawa tayo ng garden guys, kailangan doon natin lahat ilagay yung ating mga halaman para hindi sila nasusunog. Nakakawawa kasi sila guys, oh. yan, oh. Aroy, ano nangyari dito? Wow. Guys, sabay-sabay na silang nag-bloom. Nakakatuwa talaga. Mawawala ang mga problema at mga pagod sa mundo. Matatanggal ang mga hinaing sa buhay dahil sa mga halamang ito. Paglinaw ko lang guys, doon sa sabi kong hindi ko alam kung anong tawag, ito daw pala guys ang Vietnam Rose, tapos ito daw yung Fortulaca grandiflora, ganon. Na-search ko na siya guys. Hindi ko talaga alam ang mga tawag dito guys. At saka guys, mahina talaga ako sa memorization. Kaya sorry naman talaga. Oh, di ba? Yan ang aking tinransplant na parsley. Guys, dito ko nilalagay yung mga punla-punla ko guys. Oh, para hindi sila malanta. Oh, ayan. Mga talbos. Reserve na yan guys. Oh, ayan, oh. Ayan. Ito, guys. My new baby. Bigay sa akin ng aking kapitbahay. Thank you kay Ate Grace. Ito, guys. Malapit ko nang iripat yan. Oh, kating-kating ang aking mga kamay. Magripat. Dangan laang at wala pang pintura ang aking mga pot. Ito, guys. Hindi ko alam kung anong klaseng halaman ito. Pero, I guess, it's... ano nga ito? Ano ba yan? Ang hina naman ang memory ko ngayong umaga. Ito, magkaano yan sila guys? Magkalahi yan sila. Yeah, diba? And what I have here, this one. Arugay. Kabigat. Ah, okay. Guys, ito ang aking secret. So, my secret. Yan ang aking secret to guys. Oh, fermented. Nilagyan ko siya ng ito ay banana and carrots. Pinabulok ko siya dyan guys. Siguro mga 10 days na siya dyan. Ay, naalala ko na guys. Aglonema pala ito. Yan guys. Ay, nginatkat ng azo. Diba? Nakakayamot. Yan naman. Buti na lang nabuhay pa to. Natagtag siya sa biyahe. Meron na talagang suhi yan. At ito naman, ang gagawin ko dito ay ididilig ko dito sa aking mga kamatis, mga talong. Wait lang guys. Andito na ako sa aking gulay yan. Sabi daw guys, maganda daw ito pampabulaklak, pampabunga. Yan guys. Kung kayo ay mahilig sa saging, huwag itatapon ang kanilang mga balat-balat. Yan. Dilig-dilig nyo lang dyan, guys. So, ilalagay mo lang siya, guys, sa mga matagong lugar. Kasi, guys, maano siya. Smells not good. Kasi fermented siya, guys. Diba? Alam nyo naman yung mga bagay na nabuburo, na mamaho. Pero it's okay. Every one week ko siya, guys, ginagawa. Before naman talaga guys ang kinta, mga bagyo-bagyo. Itong silicone na ito guys, napakasipag mamunga. Dahil ganito yung ginagawa ko. Oh. May mga itlog, may mga kusot ng kahoy. Oh, ayan ang aking radish.
May bunga na siya, oh. Tapos guys, nai-excite talaga ako. After ng napakaraming bagyo. Look guys, oh. Ayan! Diba? Nabuhay at namunga. At ayan, kapit na kapit. Napakaraming bagyo ang pinagdaanan. At ngayon ay hinog na. So, sabi ni mama, ni mother there, mother dear, I have to harvest na ito at hayaan ng mahinog sa aking mga palad. Oh, ayan, diba? Instead na ubusin natin yung mga time natin sa pakikipag-usap sa mga tao dyan sa paligid-ligid, batambay-tambay, magganto-ganto na lang kayo guys. Oh, look. Saan na yun? Yan. Ay. Where? This one. Yan. Kapag ganyan guys, ibig sabihin ready na siyang umusli ang mga bunga. Napakasipag dito dati guys. Mga flower niya guys. Oh. Ayan oh. Ito guys yung mga sili na pangsigang. At ito guys. This one. Ito. Matapang daw yan guys. Sobrang anghang. Di ba? Napakasarap mabuhay sa ganitong lugar. Sariwa ang hangin. Sariwa ang halaman. Ayan guys. Ang aking mga okra. Napitasan ko na yan kanina. Di ba? Every 3 days ang ulam ko ay okra. Ang ganda-ganda. Ang ganda-ganda ng paligid ngayon. Pero guys, umuulan-ulan. Tingnan nyo. Cloudy. Cloudy sa aming lugar. Diba? Sarap mabuhay sa mga, ito yung mga bagay na hindi mo maipagpapalit sa mga malls, sa mga city, mga fast food na masasarap. You know, it's worth it giving up city life. Ganon?